Hello mga kababachil, nandito na naman ako, nandito na naman tayo, nakikipagchismisa. Yeah! Alam nyo ba na talagang nakakamiss ngayon mamasyal? Hindi tayo makapunta kung saan-saan dahil nakakawala rin gana yung hindi mo mapipil ang labas kung alam mong iniisip mo na mayroon pang lumalaganap na pandemya. Kaya wala tayong ginagawa kundi makinood na lang kung ano yung makikita natin sa mga nagta-travel, na may mga napapanood tayong mga nagbi-beach o mga iba't ibang uri ng pamumuhay sa probinsya. Isa rin ba kayo dyan na tumitingin sa mga anong klaseng pamumuhay sa probinsya? Mga buhay probinsyano. Yan. Ngayon ho, kani-kanina lang, nag-uusap kami ng mga kamag-anak ko dyan sa Mindoro kung anong klaseng pamumuhay meron sila. Nandun ho yung mga kapag gabi, nangunguha sila sa dagat ng hipon, ng alimango. Nakakatuwang tingnan kasi talaga namang libre. Ang saya nun, di ba? Konting ano, syempre mahirap din yun, pero sa ating mga alam niyo na yung mga nasa ibang bansa, nakakamiss di ba yung ganun, yung mapil mo yung buhay probinsya. Gustong-gusto ko din yun. Gusto nyo ba yun? Yung pupunta tayo sa probinsya, gusto nating maranasang sumakay sa kalabaw. O mahuli ng mga, palakang bukid. O kaya mamingwit. O anong tawag doon? Yung kapag gabi, naglo-low tide na makakakuha ka ng mga hipon at saka ng alimango. Alam nyo ba kahapon, sumama ako dyan, nanunood ako by video. Nag-messenger and line kami. Nakakapanood ako sa kanila na nagkumukuha sila ng gabi ng mga alimango at saka hipon. Ang sarap-sarap, diba? Libre pa, day. Anong oras lang nila nakuha yon kapag low tide? Ngayon, anong mga luto ba ginagawa nila ron? Ang pepresh, pati gulay, tanim nila. Napakasarap ng buhay probinsya. So, ngayon, dami ko nasabi. Gusto ko pakita sa inyo to. Ito yung natawa ko . Akalain nyo, sino ho nakatikim dito ng ginataang kangkong? Kasi ang alam ko, ang kangkong, pwede lang for sinigang. Hindi pala. Akalain nyo, ginataan nila yung kangkong na meron naman pong hipon yung sugpo. May kasama siyang sugpo, kaya ang sarap tingnan. Kaso, tsut, pero hindi. Kasi may kangkong, parang awkward na saan kayo nakita ng kangkong na ginataan na nilagyan ng hipon? Kaya, sabi ko, interesting. Bakit hindi? Sige nga, patingin nga. So, habang niluluto yun, video nila yon. So, gusto ko rin panoorin niya to. So, punta tayo doon. Tingnan nyo na lang. Ito ang iyahalo sa pinataang kengkong. Kengkong, isa dyang kengkong. O. Oh. Ang pagtatakal ng bunot. Kanyog. O. Op. Kuhanin yung pangkayod. Kuhanin yung pangkayod. Ito isa coconut. So, coconut. Hindi ako coconut in the book. I-carry coconut is anyong. Sabi ni Mimay, the coconut in the book. Makikita yung video. Ay, tabi mo kanin yung nagtagal. Ito ang magkakayod. Ang labas ang puwit. Ito, kakayuri na. Ito, kakayuri na. Ito po talagang recipe natin. Ayaw, tagin na mga pangalan. Gago! Hindi mo magagawa ang ginataan niyo kung walang niyog. Kung walang niyog? Oo. Yung magagataan ang niyog. Kung walang niyog. Tagin na biba yun. Huwag ito, sali mo yung isa. Huwag ito. Huwag daw yan. Ay. Tester. Tingnan. Yeah. Oh, tangay na. Kung gusto niyo makita ang Facebook niyan, Bayuko at www.yahoobakutong.com. Wow, guys. Kung sino ho hindi marunong magkayada, tuturuan ko kayo. Yeah. One step, hawak dito para hindi masugatan. Gago! Ito. Ang
drip ko, hindi tumagalap sa mo. Diyak lang niya eh. Tapos na ang isang bao. Nagsisa na, pagsibak ng bawang. Sinibak na bawang. Ah, punta ka na. Laglag na yung Chelsea. Sibak. Sibak eh. Sibak nga. Gusto mo itong isa ka? Iya. Ay, magiging lasa niyan. Ay, gata. Gata. Ginataang. So, ginataang kangkong. Ginataang kangkong. Guys, kayo kung kayong magluluto nito, siguraduhin yung masarap. Bakit hindi ka ba sigurado? Hindi ako sigurado sa ginataang kangkong na ito. Pero titikman din. Kaya nga eh, kung sa mga hayop exotic ito, iba to. Ay kung pwedeng isama sa exotic, baka mas malala to. Ikot pa. Oh, ay na. Ikot. Katuloy. Oh, ito pa, ito pa, ito pa. May sili pa pala. Sili pa. Walang sarap ng luto kung walang sili. Yun o. Tungo. Kailangan nyo lagi maglagay ng sili. Sa mga takot na maglagay ng sili, damihan nyo na. Gago! Damihan nyo na. Asa? Ito na, sinibak. Pakuloyin ang gata. Tagalog na Tagalog yan. Oh. Ayahin ko, shit. Ko, shit. Regalo. Regalo? Regalo o ricado? Regalo. Regalo sa gata. Regalo, di ba ricado yun? Ano? 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 Yung meme. Guys, kailangan mo dapat haluin ito kasi oh, guys. Magulubo ito. Oh, guys. Bay, inaharangan mo. Tangkang ko. With shrimp. With shrimp lang, with shrimp. Mga laking water ito. Ang tapo mo. Giniagawa mo. Yan. Last pa. Ako, ako lahat ng nagnabay. Guys, dito hindi kailangan mainip ha. Pagluluto. Pagluluto. Ano yan, paglalangisin? Dapat kasi guys, ang pagluluto may kuntil lambing. Paano? TikTok. TikTok. Ay! Oh. Yeah. So, alam mga trabaho eh. Okay. Paano ang chef ang pangano ang tamang pagano pag ano? Paghalo niyan? Paano tamang paghalo? Kanta mga guys, ang tamang paghalo hindi mo kailangan pursahin. Dapat paano ba? Konting lambing. Paano konting lambing? Paano konting lambing? Lang. Okay, pag ganyan. Yung ano, yung ano, yung figura ng mukha. Google, barinig kita sa mukha eh. Yung figura ng mukha, paano? Paano figura ng mukha? Dapat pa ganito lagi. Ganyan, di ba? Oh, kumukulo na ang gata. Siyempre, pag nakulo na, ilalagay nyo na muna ito. Ang tawag yan. Hipon. Shrimp sa Tagalog, oh. Inatalo na hipon. Na hipon. So guys, tignan nyo muna. Oh. Paano magluto nito? Para malay nyo, wala pa kung tiglambing dyan. Tiglambing ito, yan. May dahon. May dahon? Pakita mo mga assistants natin dyan. Mga assistants. Yeah. Yan. Mga tester to, mga tester. Malabas at professional tester. Gago! Papakuloy muna natin. Oh, ikaw naman. Ayan na. Pakuloyan ang hipon. Pula ka agad eh. Pa, sinama niyo isda. Oo, kasama ka. Ah, inilinis niya. Iniwala ang siyans eh. Giniagawa mo! Oo.
na. Wala pa tayong sponsor eh. Kailangan sponsor. Oh, ito ang North Shrimp. North Shrimp. Wala kaming sponsor. Baka namin. Baka namin. Baka namin. At Ajina Buto. Baka namin. Okay. Lalagay na ang atin, Nor. Noel. Baka namin. Bye, konting asin. Inahagis na asin. Siyempre, hindi mawala ang Aji, Moto. Yan, baka namin. Konti lang daw, abe. Wala nga, konti lang. Huwag niyo ilalagyan. Diba, gusto niyo makalbo. Yon, isang asin. Isang kapong asin. Ayos na. Katunit. Kangkong. Ano? Halalagay na ang kangkong. Kangkong. Oh, ang pinaka-pinali. Ang pinaka-pinali. Ito, kita kangkong. Nyo naman. Ang inimay kanina. Kangkong. 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 Kangkong, ha? Kailangan may... Kailangan dapat... Kamukha. Masukin ka kain, ha? Kita mo? Oh, hindi ka kain ng kangkong. Yung ano, hipon lang. Yan, yung gulay pa. Nagtapo yung gulay. Baka magtaay. Sabay guys, ilulubog nyo at para malawas kung maluto ka. Kasi ang malawag. Ma... Ano dapat? Okay, si Jeff Seed, tinatong lahat kamay. Iya, yeah, mga ilang minuto ito? Ilang minuto? Mga 10 minutes lang daw. 10 minutes lang daw, sabi ng tiyahin ko, 10 minutes. Sabi ni Chef. Ni Chef. Oh, 10 minutes. Patayan. Ano, tatakluban hindi? Huwag na. Huwag nang takluban. Tuloy ang bulak niyan. Oh, papatayin muna natin at pagluto na tsaka uli kukunan. Hello mga tao, kumukulo na ang binataang kangkong, pinabayaan ng siyansi. Yan. Ito na. Guys, ako'y may tatanong sa inyo, anong pipiliin nyo, kangkong o hipon? Ayan. Hipon. Ayan. Ano, mag-comment. At i-share, at i-follow. Follow. I-click lang ang ano, i-click ang lang bell to button. Button. Follow and share. Follow and share, guys. And subscribe by yung vlog. Yung Ajinomoto, baka naman. Yung North Cubes, baka naman. Mag-comment lang kayo kung anong gusto niyo. Pero gusto ko talaga dito hipon. Pero makakain din ng konting kangkong. Sa susunod, magbablog po kami ng mga sari-sari. Anong gusto niyo? Palaka? Daga? Hintayin nyo ang hintayin next nyo. Susunod naming ano, vlog. Hintayin nyo guys, ha? Ang aming iluluto. Palaka. Hot, daga. Ya, pinabayaan uli. Kaya mo lang. Ayun mo lang. Huwag mo talas ganyan siya. Kaya sila pati video. Yan naman mga tao. Magkulo na. Ang recipe ng ginatang kangkong with shrimp sa Oriental Mindoro, Calapat. Titikman natin ang recipe. Ang kangkong. Ay, ito. Ito. Susubo. Anong lasa? Ito yung may mukha. Mukha mo. Ayos, guys. Ayos, guys. Mahinit. Ay na kami. Ayan, di ba? Ang kukulit nila. Natatawa ko dyan sa mga, alam nyo po, mga relatives ko yan, mga pinsanin ko yan. Ayan sila, nakita nyo. Nakakatawa talaga. Alam mo, ang sarap-sarap ng feelings na ano na makikita mo na gano'n, na actual, na makikita mo kung ano mga gawain lang. Sasaya nila, di ba? Yung makikita mo talaga na walang-wala sa ibang bansa na ganyan. Diyos ko, nakakamiss ang buhay probinsya. Tawa lang ako ng tawa sa kanila kapag yung mga nagkikwentuhan kami, makukulit kasi yung mga pinsa ko na yan eh. Corona. Ayan. Tapos, alam niyo yung nangyayari na nakakatuwa, di ba? Ako napasaya ako doon kasi talaga namang kalug yung mga pinsan ko. Pinakilala ko, yan sila eh, mga veteranong mangyan yung mga yan. Dahil Mindoreño,
yan eh tuksuhan na lang ng mga mangyan. Sila mga veteranong mangyan diyan, nan sobra kahit anong puno kaya nilang akyatin. Kung ano-ano gawin nila diyan, talagang go sila, wala silang iya o keme. Totoong mga tao, yung mga totoong tao nakakatawa yan eh. Kaya iba yung natural sa kanila. Yun yung nakakatuwa na nakakawala ng stress, nakaka good vibes eh nga iba-iba sila. So sana matapos na yung pandemic na yan eh makauwi na tayo at makapamasyal ng personal na makita ko ulit na ganoon kasaya, 'di ba? Iba talaga ang mga Pilipino pagdating sa mga ganyan. Pandemic lang kayo, Pilipino kami. Oh, 'di ba? Ang saya, 'di ba? Kahit hindi yung mga ganyan. Basta may pananalig ka sa Diyos, hindi ka dapat matakot, 'di ba? Wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, magiging masaya ang buhay mo forever. Ayan, dito na natin tapos ang ating video. Thank you ulit sa mga nanood at wala po akong sawang magpasalamat sa inyo sa mga sumusubaybay at lagi tumatapos ng aking video. At ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, please like and subscribe my channel naman. At kung saan man kayong panig ng mundo, tayo mga Pilipino, mag-ingat po kayo. At kahit sino man dyan na nanonood, please be safe po lahat kayo dyan. At sana wag tayong magsawa na magdasal at humingi ng ano, ng kung ano man ang mayari. Na sana eh patubayan tayo ng ating Panginoon dahil